everyone, good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mahina nga ba siya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Oh my God, eto na nga, malapit na tayo sa exciting moment dito sa Miss Grand International 2023 dahil ang kanilang pageant ay mag-i-start na this coming October 5. So, 2 linggo na lang ang hihintayin natin at magsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Grand International. Ang pambato ng Pilipinas, sinasabihan na mahina daw. So, yon. So, eto na nga, syempre excited tayong lahat dahil ang ating pambato ngayon dito sa Miss Grand International ay syempre, alam naman natin na kaabang-abang dahil eto nga ay si Nikki De Mora na talaga namang alam natin lahat na mukhang ito na yata ang mag-uwi ng golden crown sa ating bansa. Pero yung iba ang sinasabi ay, nako, malabo yan, lulutuin na naman tayo dyan. Plus, nandoon din na hindi sila naniniwala na malakas ang pambato natin dahil parang kulang nga sa caliber pagdating sa kanyang pasarela. So yon, alam naman natin ang Miss Grand ay talagang ingranded dapat ang eksena. Ako ko akong tatanungin mo sa ipinapakita ni Nikki De Mora mula nung nanalo siya ng Miss Grand Philippines, parang masasabi ko naman na hindi naman siya ganong kahina. Nakita ko naman na talaga umeeksena ang kanyang styling at pinatunayan niya yon mula nung nanalo siya nung nakaraan. Tapos nakita natin na marami siyang mga activity na pinuntahan at nakita natin yung kanyang styling ay pumapalo talaga ng bonggong-bongga hanggang sa dumating na nga ako sa punto na mukhang mag-uwi talaga niya tato ng corona sa ating bansa. Pero syempre, nandoon na kailangan prepared si Miss Philippines kasi syempre, hindi lang naman niya kailangan maganda yung mukha, kailangan talaga yung eksena mo doon sa Miss Grand. Alam naman natin ang Miss Grand ay kakaiba talaga ang competition na to, pasabog kung pasabog. So sana talaga pagdating sa kanyang performance level ay talagang ibigay niya dapat ng alam mo yon ng milya-milya. So yon, so dapat talaga pumalo siya ng todo-todo. Kung ako tatanungin mo, yung napanood ko yung Miss Grand Philippines, nasupresa ako sa kanya kasi hindi ko ina-expect na magpapasabog naman to ng bonggong-bongga talaga noong coronation night. Kasi ang bet kong manalo doon, syempre nandoon din si Michelle Arceo, isa din sa mga titignan natin na pwede din manalo o kaya may iba pang kandidata at saka si Roylyn Budol. Pero, nasupresa tayo kasi ang ina-expect natin dito kay Nikki De Mora ay magro-runners-up lang. Pero talagang siya ang nag-uwi ng corona ng Miss Grand Philippines. So, ibig sabihin, meron siya talagang extra miles. Kung ganda ang pag-uusapan, ay maganda naman talaga ito si Nikki De Mora. Yung styling na kakaiba niya, sana maano niya yun eh. Ma-reserve niya hanggang sa coronation, di ba? Kasi ang ganda talaga ng ipinakita niya sa Miss Grand Philippines. So, nag-expect ako na magle-level up pa siya ng todo-todo pagdating sa competition. So, ano ba yung mga dapat niyang gawin? Una kasi, kailangan talaga tutukan niya yung kanyang pasarela. Hindi ko lang alam kung naibigay ba ni Ian. Kasi si Ian kasi yung nagtitraining na talagang the best for the best. Sana alam din ni Ian na yung competition ng Miss Grand kung paano papalo ng bonggang-bongga. Kasi minsan kasi si Ian kasi pag nagtuturo siya kung ano yung ginagawa niya, ayun yung ibinibigay niya sa girl. So, ako kasi para sa akin, sana pag nagtuturo kasi tayo ng pasarela, alamin natin kung saan ba siya lalaban na pageant. Tapos parang ayun yung pag-aralan ng maigi kung ano yung pasarela na pwede mong ibigay sa kanya. But I trust Ian. Kasi si Ian naman magaling naman eh. Kaya lang kasi
sana maintindihan nila na iba kasi yung competition ng Miss Grand, ubusan to ng lakas. Tapos alam mo yun, sa sobrang haba ng activity nila, imaginein mo tatagal yung competition nila ng almost 20 days, di ba? Or 25 days, ganong katagal. So talagang kailangan talagang buhos ka talaga dito. So yun, so na-excite ako kasi parang feeling ko naman na ibigay naman sa kanya ni Ian ng bonggang-bongga yung hinihingi ng Miss Grand na pasarela. So sana na ibigay. And then nandoon din ako na yung styling. Pero kasi sa styling, parang feeling ko, ang ganda naman yung styling niya. Kasi nga, after niyang manalo ng Miss Grand Philippines, nakita naman natin na parang bigla siya nag-shine like a diamond star. So yung sa wardrobe, ayun, isa rin yun sa mga talagang dapat na pagplanuhan nila ng maiki. Kasi diba yung mga damitan dito sa Miss Grand, kailangan talaga pasabog ka lagi. So sana talaga, from day one hanggang sa last day, yung eksena niya sana, unti-unti lang yung labas, unti-unti lang yung pasabog hanggang sa dumating na sa dulo ng competition. So malaki yung laban, sa totoo lang, kasi kung titingnan mo, yung beauty nandoon. Pero sabing ganun, yung height naman, sobrang liit lang ni Nikki Demora para ikumpara daw doon sa ibang kandidata. To be honest, hindi naman ako na-worry dyan. Kasi parang feeling ko naman, hindi naman titignan ni Mr. Nawat yung height. Titignan niya yung performance level. Saka kung paano ba to sa kakabog sa ibang kandidata. So yun, ayun yung nakikita ko na dapat talaga tutukan. Yung kanyang styling, yung kanyang wardrobe, yung mga gagamitin niya na araw-araw kung paano ba ito magpapasabog. Kasi nga, di ba, dapat everyday nasusurprise dapat si Mr. Nawat sa kanya. So, yun. So, paano niya gagawin yun? Siyempre sa styling. Katulad ni Miss Brazil noong nakaraan taon, talaga, everyday talaga, parang magugulat ka sa mga eksena niya. Minsan, para siyang presidente. So, dapat mapakita niya yun. Yung different kind ng Nikki Demora. Yung merong parang sosyalan, meron dapat na makita sa kanya na parang, alam mo yon, yung parang elegante yung datingan. So, hindi yung iisang ayos lang. So, dapat marunong talaga siya maglaro. I hope talaga na napaghandaan to ng maigi ni Nikki Demora para makuha natin yung Golden Crown. Tapos, isa din siya sa iko-consider ko na dapat talaga ibigay na nila yung corona sa Pilipinas. Kasi, sa totoo lang, kapag hindi nila ibinigay yan ng corona ngayong taon na to, parang feeling ko mahihirapan sila maghanap ng kandidata na ilalaban nila dyan sa Miss Grand for the next year. Kasi alam naman natin yung mga Pilipino, parang alam mo, sumusuporta sila doon sa kandidata natin. Pero minsan, dumarating sila sa punto na napupuno na sila kasi parang feeling nila na paglalaroan sila ng bonggang-bongga. And then parang feeling ko, ito na rin yung time na dapat matutong din makipaglaro talaga si Mr. Nawat over doon sa sa lahat. Kasi sa totoo lang, di ba, ngayon ang Miss Universe medyo parang nandoon tayo sa medyo tawag dito, naiinis yung mga Pilipino kasi sa sobrang dami nga ng pagbabagong nagaganap. Ko ako sa kanya, gagamitin ko yon, yung pamamaraan na yon, para makuha ko ang buong suporta ng Pilipinas sa aking competition. So yon, so dapat talaga ipanalo niya dito si Philippines kapag nakita naman ng mga Pilipino na nagperform ng todo-todo yung pambato, di ba? So sino ba yung mga nakikita natin ng malakas na kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Grand? Ako, para sa akin, siguro mag-ingat siya dito kay Maria Alejandra Lopez, kay Miss Grand Colombia. Kasi si Miss Grand Colombia, isa rin to na parang feeling ko, yung tinignan ko yung Instagram niya at finalo ko siya doon, yun na obserbahan ko, parang paandar din to at parang it isa siya sa mga nakakatakot na kandidata. Kasi alam niyo, nandoon sila na gusto din nilang manalo ng Miss Grand. Kaya sabi ko, mag-ingat siya kay Colombia. And then si Stephanie Maria Miranda ng USA, kung tutuusin, pareha sila na styling na apro yung buhok. Pero, syempre, si USA, iba din ang ang kalibre. Lalo na parang sumali na niya tato sa Miss Puerto Rico noon. So, ngayon, nandiyan siya sa Miss Grand. So, parang feeling ko,
excepto sa mga matinik na makakalaban dito ni Nicky Dimora sa competition. And then, syempre, ang Vietnam. Alam naman natin ang Vietnam na host country sila at grabe din yung mga tao. Last time na parang nabash ng bongga-bongga, di ba? Si Mr. Nawat dito sa Vietnam. Parang feeling ko this time babawi sila. So, si Luang Puang, di ba? Na dati na siya lumaban sa, ano, sa Miss Universe Vietnam na parang isa siya sa mga kalibring kandidata doon. So ngayon nandito siya sa Miss Grand. So medyo parang nakakatakot din ang Vietnam this year. And then si Om Tawipon ng Thailand. Mm-hmm. Iba din to. Paandar din to sa styling. Actually, yun nagsisimula pa lang yung Miss Grand Thailand. Napansin ko na talaga siya na iba talaga siya. Na parang everyday masusurprise ka sa mga paandar niya. And then, maganda siya sa personal talaga at sexy. Pero maliit din lang. So parang feeling ko, parehas lang sila ni Miss Philippines ng height. So ngayon, tignan natin kung paano to kakabog. Pero mag-ingat dito si Nicky kasi parang feeling ko, player din to dito sa Miss Grand ngayon taon na to. And then of course, si Nano ng Cambodia. Nung nakaraan taon, pumalo sila sa top 5, di ba? Parang feeling ko, this time, makikipaglaro pa rin ang Cambodia dito sa competition ng Miss Grand. Kasi, so totoo lang si Cambodia kasi mas maganda yung Cambodia na kandidata nila this year. At parang feeling ko, mas kabugera. Kung ganda ang pag-uusapan, talaga namang sumasabay yung ganda ngayon ng Cambodia. Di ba? So, noong nakaraan taon, nagulat nga tayo, biglang umeksena si Cambodia. In fairness sa Miss Grand, no, paborito nila yung Myanmar, yung Cambodia. Laging pasok yun sa banga. And then, tingnan natin si Miss Cambodia this year. And then, mag-ingat din siya kay Paraguay. Kasi si Paraguay, iba din. Meron din tong baon talaga dito sa competition na to. Mukhang kabugera din yung beauty na ito. So, yun, si Czech Republic, actually, parang piling ko si Czech Republic, medyo maliligwak to this year. Kasi, ano to eh, meron tong eksena dito sa Thailand na, alam mo yun, marami na i-imbiyay na sa kanya mga press. Kasi nga, hindi si Czech Republic mismo ha, ang problema, hindi si Sofia yung kandidata nila. Si Sofia, maganda talaga siya, nakita ko siya. Pero kasi yung manager ni Sofia, yung may hawak sa kanya, ayun yung nakaka-imbiyay na. And then, parang feeling ko, medyo maliligwak to. So, yun. Pero tingnan natin kung makikipaglaro pa rin si Sofia. Kasi, syempre, naghahanap pa rin sila ng European beauty, di ba? Kasi may Asia na nananalo, may USA na. So, parang feeling ko, tututok sila sa European beauty. At this time, parang feeling ko, isa sa mga si Sofia yung tinitignan na pwedeng manalo ng Miss Grand. Kasi kung iisipin mo, wala pa sa Europe, di ba? Meron na silang, ano, meron ng Miss Grand sa USA, meron ng Miss Grand sa Latin, meron Miss Grand sa Asia. So, parang feeling ko, sa Europe, wala pa. So, talagang naghahanap sila ng pang-Europe talaga. So, tingnan natin kung papalo to si Sofia. And then, si Luciana Poster ng Peru. Ay nako, isa din to. Medyo paandar din tong babaeng to sa mga kanyang Instagram na alam nyo, umi-eksena talaga. At parang feeling ko magaling. Magaling din naman. And then, isa pa, si Indonesia. Siyempre si Indonesia, hindi naman magpapahulihan. Alam naman natin yung Indonesia candidate. Hindi rin naman nawawala sa eksena yan. Alam mo naman yon, lagi na lang, ano, tawag dito, talagang pasabog yung kandidata nila. Kasi nga, siyempre, si Ivan kasi talagang sobrang pinaghahandaan niya ang Miss Grand at gusto niya manalo ang kandidata nila. So yon. So ako parang feeling ko itong taon na to parang mauulit yung 2016 na malakas ang Thailand, malakas ang Philippines, malakas ang Indonesia. Idagdag na natin si Vietnam. Pero sana naman huwag naman mangulelat si Philippines sa competition na to. Kasi minsan pagdating sa botohan doon talaga tayo nadadali. But
I wish na lahat ng materyales na gagamitin ni Nikki ay talagang umingay at pasabog mula doon sa national costume, sa evening gown, at sa mga sa bawat eksena niya pa, at higit sa lahat sa pasarela. Sana wag lang puro ganda. Meron din talaga na alam mo yung may ibubuga pagdating sa performance level. So yun, so trust lang sa kandidata natin kasi hindi natin alam kung paano siya naghanda sa competition na to. May mga nakikita naman tayo mga clip na kung paano siya nagpiprepared, pero syempre is not enough. Parang kung ayun yung pagbabasihan natin, nako, medyo nakakawindang. But nandoon pa rin ako sa stage na pasabog sana ang ating pambato dito sa Miss Grand International 2023. So yun, so kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo mahina ba ang pambato ng Pilipinas dito sa competition ng Miss Grand 2023? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys, maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! See you tomorrow.